Israel na kanyang lupa at doon po patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng kubong nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambakayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambakayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaklit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makakapagpatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinapangaral ko sa inyo. Ang mabuting balita niyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manali at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan
ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya itukol ang papuri, magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganap nawa o lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 Alleluia. O Maria, pinakauna kang tumanggap kay Jesus sa iyong puso. Panalangin mo kami sa pagdinig sa salita at sa pagtanggap sa inyong anak sa aming mga puso. Amen. Natin ang Panginoon sa ika-apat na linggo ng aking pag-aabang sa kanyang pagdating. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa pamilya Augusto. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Angel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalang Maria. Sa inakadakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Angel sa kanarurunan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagkulumianan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sabagat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at panganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo yung kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y bao. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sabagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi.
at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Bahagi yun ang pagtugon natin ngayon sa Ebanghelyo na ipinahayag. Ito'y pangalawang beses na natin na binigyan ng diin para po sa siyam na araw ng pag-unobena o kung tawagin po natin ay Misa di Aguinaldo sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Bahagi yun ang pagtugon sa tinatawag po natin Annunciation. Noong nakarang pagkakataon, binigyan natin ang pansin yung salitang ako'y alipin ng Panginoon. Yung salita pong alipin ay bahagi po na pagninilay natin na sa pamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay winasak niya ang panikala na gumagapos sa kasalanan ng tao, sa pagkakasala ng tao, at sa kahirapang kaakibat nito. Gawa ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay gawa ng pananalig na ipinakita sa atin ng Mahal na Birheng Maria. Nawa ko ay maging uri din ng ating pananalig. Alam niyo, tayong mga Katoliko ay napakalapit sa Mahal na Birheng Maria. At sinasabi nga na ito isa sa mga pula na ibinibigay sa atin. Sapagkat hindi nila nakita yung pagkilos na ipinamamanik ng Mahal na Birheng Maria, isang halimbawa ng isang pagtugon sa tawag ng Diyos na ipinakita niya sa tatlong pagkilos. Una ay ang kanyang pagtugon, ang pagtugon ng Mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pagpapahay ng kanyang pananampalataya bilang isang dalaga. Kasi yung hamon na ibinigay sa kanya ng pumikapal ay isang hamon na kung saan ay pagtawag sa isang dalaga. Kaya sabi niya ay ikaw ang magdadala ng anak ng Diyos at tatawagin siyang banal at dakila. At yun ay tinatawag natin na natugunan bilang isang babae. Bilang isang babae. Hindi kahit na isang transgender, hindi niya magagawa ito. Ngunit ang babae na siyang magdadala sa ikalawang persona ng pagka-Diyos. Kaya ang isinuko ni Maria ay kasama rito ang pagsuko ng kanyang pagkababahay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na higit na ipinapakita sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito sa kanyang pagdadalang tao at sa kanyang pagtawag sa kanya ng Anghel Gabriel sa pagpapahayag ng Anghel Gabriel na siya ay pinili ng Diyos. At the same time din yung kanyang pagtugon na ito sa pagpili sa Diyos. Kaya din po, parang din ang pagkilo sa nawa ay no, ito ay isang pagtugon na directed para sa isang babae. Pangalawa, ang pagtugon ni Maria sa panawagan
bilang isang ina. Napakalapit ko sa atin yung ating mga ina. At yung tunay na pangalaga, lalo-lalo sa pagpapalago ng pananampalatay, hindi natin mayalis na nagkaroon ng kaganap at gawa ng ina. At alam ko natin, ang mahal na Birheng Maria, alam yung kalimitan ng title natin sa mahal na Birheng Maria, kahit na walang ina, at tulad halimbawa ng ina ng lahat isang lolo, pero may mga title sa walang ina, at tulad halimbawa ng Immaculada Concepcion, na Mary Help of Christians, na tawagin natin ay Madonna, kasama palagi sa Jesus, defending the motherhood of Mary. Ang pagtugon niya sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo ay bahagi yun na kung saan ipinakita niya bilang ina ng ating Panginoon sa Kristo, bilang ina ng lahat ng nananalig kay Jesus. At yung buong biblical passage yan ay walang iba kundi yung eksena na kung saan si Jesus ay nakapayupay sa krus at nasa kanyang harapan si Juan Bautista at ang mahal na Birheng Maria na kung saan ay ibinigay ni Jesus si Maria kay Juan Bautista. Ibinigay ni Jesus si Maria hindi lamang ina ni Juan Bautista, ngunit ina ng lahat ng mga nananalig sa kanya. Kaya din po ang ipagdiriwang natin sa January 1. The motherhood, Mary as the mother of God. So yung pagdibon ng mahal ng Birheng Maria rin, nakasalalay doon sa pagiging ina. Hindi lamang nagpanganak kay Jesus, ngunit na siyang nakalaga at tinutulungan niya na tunay na magabayan at maging bahagi ng ating pagkilos na sa pamagitan ng kanyang ina, makita pa rin ang pangangalaga ng Diyos. Pangatlo, ang pagtugo ni Maria bilang isang alagad ng Diyos. Sa pagsindi natin ng ika-4 na kandila ng Adbyento, kung inyo mong narinig sa panalangin, ay sinabi mo sa panalangin na alin, O Maria, na ikaw ang unang tumanggap kay Kristo. Alam niyo yung mga kapatid natin ang mga hindi katoliko, pero kung tawagin nilang kanilang sarili Kristiyano, galit na galit kay Maria, pero ala nagsasabi, kailangan mo tanggapin si Jesus. E baka hindi nila naunawa na alit. Ang unang tumanggap kay Jesus ay walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. At hindi lang tinanggap ng mahal na Birheng Maria si Jesus sa damdamin at sa Espiritu. Ngunit tinanggap si Jesus ng mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan. At sa pamagitan ng kanyang pagtanggap kay Jesus, nagkaroon ng kaganapan ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Pero yung nais ko sanang imahin na makita sa mahal na Birheng Maria bilang isang mabuting disipulo niya rin, yung eksena sa kasalan sa Kana. Kung yung maalala, nauubusan sila ng alak. Anong sabi ni Maria doon sa mga alipin? Sabi ni Maria ay, gawin ninyo ang lahat ng ipinag-uutos niya. Yun yung sinabi ng mahal na Birheng Maria. Hindi lamang siya tagasunod ni Jesus. Doon sinasabi niya, gawin
ang maliwanag na kung saan namin sa mga lumalapit kay Maria ay anong ginagawa ni Maria. Palagi niyang itinuturo sa Jesus. Pumunta kayo sa aking anak na sa Jesus. Doon ninyo higit na makikita yung kasagutan na hinahanap ninyo. Pero inawa, huwag natin kalimutan. Sa lahat ng lumalapit kay Maria, sigurado, makararating tayo kay Jesus. Bakit? Siya ang isang halimbawa kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Bilang isang alagad ng aking Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi ko? Ang unang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro po, doon sa una at pangalawa, si Maria bilang isang dalaga at si Maria bilang isang nanay. Sabi naman siguro natin, eh, Father, hindi naman kami babae. At pwede sabihin na hindi naman lahat ng babae ay naging nanay. Paano namin matutugunan yung pangalawa? Well, huwag natin kalimutan yung imahe ni San Jose Nalin. Always in support of a woman. Always in support of a mother. Nakita natin kung wala yung support ni San Jose, baka hindi rin nagampanan ni Maria ang kanyang tukulin ng sa kanyang kanyang lamang kakayanan. No? So, ibig sabihin, kahit na hindi ka dalaga, hindi ka babae, hindi ka nanay, pero kung sinusuportahan mo yung pag-ilos ng isang pananampalataya na ipinakita ng mahal na Birheng Maria bilang isang babae at bilang isang dalaga, kaya natin tugunin yung paanyaya na ipinahayag ng aming mahal na Birheng Maria bilang pagpapahay ng kanyang pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pangatlong pag-ilos, yun ay para sa lahat. Babae ka man o lalaki. Anawa, idalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal. Idalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal na makita natin at matularan natin yung pagsunod ng mahal na Birheng Maria. Anawa, magkaroon tayo ng ganitong kasigasig na pag-ilos upang masabi natin natin, ito yung aming pananampalataya na ipinamanhik sa atin ng mahal na Birheng Maria. Naway lumalim tayo sa ating pananalig sa harapan ng Poong May Kapal, sa tulong at gabay ng kanyang nanay na maging halimbawa natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sumasampalataya sa Diyos na mga sa lahat. Sa may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagtatawag-tawag siya lang ng Espiritu Santo. Ibinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Binakong sa krus na matay ni Libin, nanaog sa lupo ng mga lumang.
na may katong araw na puno maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapagulihan sa lahat. Doon magpumulat pa rin dito at upong sa nabubuhay ng mga kalahin tao. Sumasampalataya ng panako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kapabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inilangin natin sa Ama na tulad ni Maria maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesus, ni Jesucristo ang aking panlubos. Sa bawat panalangin, Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. At tulad ng Birhen Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ay maging bukas na pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalayan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagpaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at nakapabayaan, maramdaman na mga nila ang pagdalingan ng Panginoon sa tulong ng mga tao nagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok sa kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, tinggin mo kami. Tinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos, sa mga tulad ni Maria. Dulutan mo ang galak ng aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Inihiling namin ito sa pamagitan ng anak kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo po tayo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ng inigalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambuong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, ang maalay namin nakahain sa iyong dambana ay makabanalin nawa ng paglugo ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinabubunan ng mahal na birin upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon sa pagsusubong mo sa Kanya ay pinaayon na lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mahal na piring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananlubos ng mga harap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging kanawa ng dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisa ang usang loob na kaming handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang akuna, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Upang matulad ni Maria, tunay natin matanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Namin gamitin sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan, iiwan ko sa inyo nga ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.